ito yung laman ng ating charcoal soap. At hiwain ko siya into apat na hati. So, ayan, nahati ko na siya. Actually, limang hati yung nagawa niya. Ang gagawin ko, kukunin ko lang yung iset yung gagamitin ko for today hanggang sa maubos. Tapos, yung iba, ibabalik ko dito sa plastic niya, tapos babalik ko ulit sa box. Ayan, so, eto, gagamitin mo nga yung ating soap. Halagyan ko, babasahin ko muna yung mukha ko. Tapos, babasahin ko rin yung sabon. At kukunin ko lang yung, pinaka-bula niya. Mabango niya. Mabango rin ito, alam talaga ng plata kong dito yung mabango-mabango. So, ayan, dami ko na nakuha. Gusto ko yung mabula. Saka, ang bilis niyang pabulain. Ibabad natin ng 2 to 3 minutes. Itong charcoal soap natin, bago natin balawan. Charcoal soap po is maganda siya sa mga oily skin. Pwede niya siyang gamitin sa morning at evening. Maganda doon sa mga oily skin katulad ko. So, trinay ko nga ngayon. Titignan ko yung effect niya kung paano niya mababawas ang aking pagka-oily face. Ha, 2 minutes na ako naghihintay. Ito na, babalawan ko na ngayon. So, ito nga guys. Bali, naghilamos ako ng charcoal soap kanina. And ngayon, gagamit ako since nagsitubuan na naman ang aking mga tigyawat dyan. Tigyawat anywhere. Gagamit ako ng ating charcoal charmer. Ayan siya. Ayan. So, ito siya sa loob. Nagamit ko na ito isang beses. So, ito siya sa loob. At meron siyang takip. Ayan. Para hindi siya matutuyo. Pang-protect siya, di ba? Ang takip. Para pang-steal. Ayan. So, yun. So, explain ko muna sa inyo, guys, kung anong mga benefits nitong charmer charcoal na. Mag-start tayo sa charcoal. Yun, sa charcoal. So, sabi dito, combining the benefits of activated charcoal with moisturizing and exfoliating properties. This peel-off mask helps remove impurities and excess oil while keeping skin cleansed, detoxified, and hydrated. Itong sasabihin ko ngayon about sa activated charcoal is sinearch ko lang din po sa Google. So, sa mga tamad dyan mag-search sa Google. So, ito na po. Ako na nag-search para sa inyo. At sa mga may kaalaman naman po about sa activated charcoal, so, kung mali man po yung sasabihin ko dito, just comment down below. At kung may mga kulang pa akong masasabi, just comment down below po. Ayun, para alam ko rin, no? Salohin. So, yun nga. So, ano nga ba yung natutulong ng activated charcoal sa ating face? Bali siya ay nakaka-smaller down ng pores. Then, balances oily skin. Then, treat acne. Ayan. So, ang aking mga problema, ang mga acne na yan. Deep cleanse your skin. So, as in, siguro talaga yung mga kailaliman na nga ng iyong face, yon kaya niya. And for skin irritation. Yan. Sa mga nai-irritate ang skin, sa mga sensitive skin, I think, bagay din to sa inyo, maganda to. So, hindi lang din, meron pang ibang uses yung activated charcoal. Nakasipsip siya ng poisons, bacteria, chemicals, dirt, at marami pang iba. Marami pa yan. So, ito lang yung mga binanggit ko na medyo related sa ating paggamit sa mukha. So, ang tanong, pwede bang gumamit ng set after gumamit ng charcoal charmer? Ang sagot is yes. But, ito yung kailangan. Kailangan nyong gawin. So, after nyong magsabon ng soap, at mini soap, or after nyong magwash ng purify wash, or yun nga, yung charcoal soap, yan, sa tatlo, kahit ano dyan sa tatlo, then pwede nyo nang gamitin yung
charcoal charmer. Panoorin nyo kung paano maglagay nito. Then, after nito, yung beauty derm set. Panoorin nyo kung paano ko siya i-a-apply sa aking face. So, hindi pa ako nakabili ng brush ko. Actually, meron na rin yung beauty derm na sarili na itong brush. Yung pang-brush niya para, parang dito. Gagamitin ko yung kamay ko na lang. Pang ano, saw-saw dito. So, since meron siya dito sa takit, ito yung, kung ano yung nasa takit, ito yung kukunin ko. Na panglagay sa aking mukha. Sabi dito guys, manipis lang. Oo, dapat manipis lang yung pagkalagay mo. Para madali siyang matayo din. Hindi niya naman na kailangan damihan pa eh. Hindi niya kailangan ng marami. Basta yung nalalagyan na yung mukha nyo. Pwede na yun. Bali guys, ano siya ha? Yung feeling niya, parang meron siyang mint. Ganun yung pakiramdam niya. At ganun yung amoy niya. Parang meron siyang mint. So, kikita niyo medyo nagagalaw-galaw na kasi medyo maanghang siya. So, kahit konti lang yung ilagay natin sa first layer. So, ingatan niyo guys na huwag malagyan yung inyong buhok, yung huwag malagyan yung eyebrow, yan, kung ayaw nyong mabunot. Baka makalbunan din. Lagay natin second layer. Medyo mas gusto ko pa ditong lagyan. Madali ito pag may brush, i-apply. So, ayan. So, iwasan nyo rin na huwag lagyan yung pinaka dito. Yun dito. Sa eye bag part nyo dito. Kasi, pag tinanggal nyo yan, manipis yung balat natin dito. Masakit siyang panal. Baka iiyak kayo. So, hindi lang yung ex mo ang magpapaiyak sa'yo. Pati na rin ito. So, yan. So, yun. After kong maglagay niyan, papatuyuin ko muna siya 10 to 15 minutes. So, depende sa kapal na paglagay niyo. So, kung ano naman, kung manipis lang siya, depende sa inyo kung ma-feel niyo. Ano ba? Natuwasan niyo muna. So, kung ma-feel niyo na ano na siya, na tuyo na, syempre ngayon, sa kanya tanggalin. So, wait me guys, papatuyuin muna natin. Hindi ako makapagsasa na maayos kasi parang banat na banat ang aking pa. Ayun. So, ayan. I think 20 minutes po siyang nababad sa mukha ko. And, tuyong-tuyo na siya. So, pwede na natin tanggalin. So, yan. So, nahirapan akong tanggalin yung medyo maninipis na nailagay ko sa aking mukha. So, iwa-wipes ko na lang siya para matanggal. Pagkatapos nung tanggalin yung mask nyo, maglalagay na kayo ng day and night toner. Pero, maghihintay muna kayo ng 1 to 2 hours or more bago nyo i-apply or ilagay yung day and night toner and cream number 1, 2, and 3.
So, yun nga guys. Thanks for watching this video. Sana nakatulong to sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please hit subscribe.